Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda mula sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Martes ng huling linggo sa karaniwang panahon. May isang kwento tayo na nabasa din itong mga panahong ito na kung saan nagalit si Jesus doon sa kanyang muling pagdalaw sa templo, nagalit siya dahil ginawang pugad ng mga magnanakaw. Naging tindahan yung templo na wala yung kabanalan nito. Kaya pinaalis niya ang mga maniningil ng buwis, yung mga nagtitinda. At ngayon naman, sumuli sa kanyang pagbabalik sa templo, nakita niya ang mga paghanga ng mga tao sa kagandahan ng mga palamuti doon sa templo. At sinabi niya na lahat ng ito ay mawawala. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. At sa kasaysayan po ng Jerusalem ay sadyang nawasak ang buong Jerusalem kasama na dyan ang templo. And ito po ay ibinibigay sa atin muli, ipinapaalala sa atin na may mga mangyayari talagang yung kakilakilabot na bagay. Ito nga lang nakalipas na yung bagyong Pipito, diba po, no? Yung naging pula ang Kabikulan dahil sa araw o kung ano man, no? At marami na naman po yung natakot at nagsabing, ito na yung end of the world. Pero buhay pa tayo. May mga digmaan na hanggang ngayon nga, siguro, napagod na lang tayo sa kakasubaybay sa balita kasi ilang taon na, hindi pa tapos ang labanan, hindi pa tapos ang gera. At nangyayari pa na nangyayari pa. Pero hindi ito, kumbaga bahagi na ito ng kasaysayan, bahagi na ito ng nasa kasulatan, pero hindi ibinibigay ito para matakot tayo o mabuhay tayo sa takot, kundi ipinapaalala ito sa atin para mas mabuhay tayo sa pananalig kay Jesus. Hindi sa takot, kundi sa pananalig kay Jesus. Kaya nga ilan din po, no, sa mga naririnig natin mga ebanghelyo, no, sabi,
Pagdating ng wakas, pupunin ng isa, iiwan ng isa. Eh, minsan, hindi ko alam, kailan ba kayo huling nakaranas ng lindol dito? Yung bang habang nagsisimba kayo, lumilindol. At nakakatuwa din, kasi sabi natin noon, pinaghahandaan natin ng the big one. Meron tayong mga practice, no, fire drill, ganyan, no? Paano lumabas, paano gaman ito. Pero pag lumindol na, wala na. Kanya-kanya na. Walang nagdadak, walang nagdadak. Wala. Pag lumindol, takbo agad. Pero ito nga, no? Kung sakasakali, sa isang taong may pananalig, kung sakasakali nga na mangyari na lahat na ito, lumindol, bumagyo, gumuho, saka pa pupunta kung gumuguho na nga ang buong mundo? Bakit di na lang tayo manatili at magdasal? Kasi gaya ng pahayag sa unang pagbasa, sa aklat ng pahayag, darating ang anghel para kunin ang mga karapat-dapat. At may isa pang anghel na uutusan para kunin naman yung mga hindi karapat-dapat at dalhin doon sa isang lugar. So, totoo naman na darating ang wakas. Hindi nga lang natin alam. Walang sino man, no? Tandaan ninyo yan, walang sino man na tao na nabubuhay pa sa ngayon ang makakapagsabing mamayang alas 10 ng umaga. Wala. Si Kristo na rin ang nagsabi niya. Pero hindi natin ibabaliwala yung posibilidad na mangyari yan sa panahon natin. Kasi kung tutusin, no, ang pagdating ng wakas, nangyayari araw-araw. Gaya ngayon, meron tayong nakaburol dito sa ating burulan, dumating na ang wakas. Kung sa atin, inihintay lang natin. Kahit nga binigyan na tayo ng tanning sa mga may sakit po, no? Tabi-tabi po. Pag sinabi na nung doktor, 1 buwan, 3 buwan ka na lang, pero pwedeng maikli, pwedeng mag-extend. Pero habang sinasabi yon, ulitin ko po, no? Ang paalala sa atin, imbis na matakot, mas manalig tayo sa Diyos. Mas kumapit tayo at kapitan natin ang pananalig natin kay Kristo na bagaman pwede tayong mahirapan, pero kukunin at dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Amen. Thank you.